papeles, etcétera, etcétera. Hindi na yun most tumeninyo, kundi kayo na. Kasi po, ang dami na nila, dumarami ng dumarami po. Sir, yung problem po kanila, sa kanila kasi are almost just the same eh. They're all missing po the pedigree. So, the pedigree... So, ma'am, was it explained to them? Did you explain it to them na? Yes, oh, po. Na yung papeles ay darating after 6 months to follow? Opo, lahat po yan na-explain na matagal po follow pa po. Na sinasabi ko pa, ina-update ko pa sila na wait lang po, pinaloob ko na sa office, wala pang... Carla, so, opo, Carla, the next time. Is very low lang, I cannot hear it. Okay. Ayan po, Ma'am Marvelous. Oh. Yung binenta mo rin kay Carla, kay Ma'am Carla, eh, binili nyo sa isang breeder local. At ngayon, pinatumpatungan nyo raw. Tubong lugaw. About po kay Miss Carla, sabi ko nga, siyempre may sarili na rin po na pinapaniwalaan yung mga na po si Miss Carla. Now, I don't blame her. I don't, ano ko, ano na po pinapaniwalaan. It's simple. If she doesn't want the dog, it's okay. I'll refund the dog. Opo. Okay, sige po. Pero ma'am, itong issue eh. Kasi sinasabi mo sa yung mga customer na imported galing sa Vietnam in the case of Ma'am Carla, eh yet hindi pala galing sa Vietnam. Niloko mo sila. Ito pala ay locally bred lang ng mga aso. Binili mo and then i-resell mo. Patong-patong na po yung presyo. Sir, when we say po kasi na local breed, dito lang talaga pinanganak, na wala po kami naging indication kay Ms. Carla ng about sa pedigree. Ma'am, it's no longer. Hindi na po yung pedigree pinag-usapan dito. Yung pong panluloko. This. So, sabi po kasi I have proof din po na binili ko yun sa tao. Now, I don't blame both sides. Both sides have sariling paniniwala. I know the truth, she knows the truth. But ako po, I strictly say na kapag hindi naman talaga na ayaw niya talaga, I could refund the dog. Okay. Well, ayaw niya po magpa-refund. Ang gusto niya po ata magsampa ng kaso sa inyo. Unfortunately. Opo. Okay. So, Ma'am Carla? Yes. Magkano po yung benta sa inyo? So, 145,000 ang benta sa akin. Ang nabili niya sa breeder, 35,000 local toy poodle. So, ngayon ko lang nalaman actually lahat ng correct details. Buti mabait yung seller to tell me na bibigyan nila ako ng certificate of pedigree. So, at least alam ko na kung ano yung birthday ng toy na gulong contact ko si Dan. Ayan. Narinigin po yung Ma'am Marvelous. Halos maiyak-iyak si Miss Samantha Lim. Sobrang galit. Matagal na pala iniintay niya yung mga papeles at hanggang ngayon wala pa rin. Actually, sir, kahit yung hindi ko na po kasi talaga maalala yung transaction namin. Now, kung mag-follow up na siya sa akin ngayon, inoon ko na yung pedigree niya. I can give it. Oh, sige. So, Ma'am Samantha, pag mag-follow up daw kayo sa kanya, nandiyan na rin po yung papeles ng aso niyo. Okay sa inyo? Wala papeles. Ne, pero ngayon daw po Ma'am Samantha na ngayon daw nandiyan na yung papeles. Pwede niyo daw kunin. Wala siyang binigay. Hindi, ngayon daw nandiyan na daw available na yung papeles. Pwede niyo daw anytime. After 3 years? After 3 years? Eh baka galing sa rekto yung papeles na ibibigay sa iyo, delikado. Nako. 3 years na ba? 3 years? Original na papeles. Nako po. Ito ngayon, sandali lang Ma'am Marvelous. Joseph Timtiman, OIC Inspection Division, Bureau of Public, ano to? BPLO, Business Permit and Licensing Office ng Quezon City. Mr. Joseph Timtiman, sir, magandang hapon. Magandang hapon po. Meron bang nakaregister dyan sa Quezon City, BPLO? Ma'am Marvelous, meron ba kayong lisensya sa BPLO? License to operate? Sir, hindi po ako pet shop. Sa online lang po kami lahat nakikipag-transact. Regardless ma'am, kasi kumikita na po kayo, pinakakitaan niyo po itong negosyo ito, and you're making hundreds and hundreds and even millions of pesos in a year, you should have a business permit and licensing sa BPLO. We tried na po na magpa-register. Sabi nila wala na po pumapasok sa akin na ganun. Well, kung hindi po kayo nakaregister, you better shut down dahil kung hindi ma'am, mapaparade namin kayo.